Dahil sa epekto ng World War II noong 1941 hanggang 1945, isa ang South Korea na maituturing na pinakamahirap na bansa sa buong mundo. At noong 1950 hanggang 1953, dumanas na naman ang South Korea ng digmaang Koreano na lalong nagpahirap sa buhay ng mga Koreano sa Timog. Ganun paman, nagulat ang buong mundo kung paano nakabangon ang mga Koreano sa hagupit ng gera at matinding kahirapan. Anong nga ba ang mga dahilan at mga estratehiyang ginawa ng mga Koreano upang iangat ang ekonomiya ng kanilang bansa? Sa simula, pagkatapos ng gera, ay mistulang tumatanggap ang mga Koreano ng foreign aid galing sa Amerika. Dahil dito, napagtanto ng bansang Korea na kailangan nilang gumawa ng magandang hakbang para iangat ang ekonomiya ng kanilang bansa. Ayaw nilang marugmok sa kahirapan ng habang buhay. Tunay ngang nakakamangha ang ginawa ng mga Koreano dahil sa loob lamang ng 3 dekada ay biglang gumanda ang ekonomiya ng kanilang bansa. Kung kaya't tinawag itong The Economic Miracle of South Korea. Kung ganun, ano ang naging paunang hakbang ng mga Koreano upang iangat ang kanilang ekonomiya? 1960, sa panahong ito, naganap ang matinding pagbabago ng pulisiya ng South Korea. Sa unang pagkakataon, ang mga Koreano ay hinimo na magkaroon lamang ng 2 anak kaysa sa maraming anak. Ito ay napagtagumpayan nila mula 6 na anak sa isang pamilya ay naging 2 anak na lamang o 1 anak sa isang pamilya. Dahil sa pagkakataon na yan, napagtanto ng mga Koreano na kaya nilang gumawa ng milagro at iangat ang kanilang ekonomiya sa naghihingalong kalagayan ng kanilang bansa. Dahil mayaman ang bansang Korea sa mina ng bakal, ito ang naging unang puhunan ng mga Koreano upang iangat ang kanilang ekonomiya. Ang plano, minahin ang raw materials ng mga bakal at gawin ang production ng bakal sa sarili nilang bansa. Dahil ang bakal ay siyang pangunahing sangkap sa paggawa ng mga teknolohiya, sakyan, maging sa konstruksyon, napagtanto ng mga Koreano na ibahagi at ibenta ang ilan sa kanilang mga bakal sa iba't ibang dako ng mundo. Ganon din, ilaan ang ilang bahagi ng bakal sa kanilang bansa para sa planong gumawa ng sariling produkto sa teknolohiya at mobile industry. Dahil minimina ang bakal sa kanilang bansa, hinimok ng gobyerno ng Korea na magkakaroon ng incentives ang anumang kumpanya or corporation na mapaunlad mapaganda ang mga teknolohiyang sasakyan, sasakyang pandagat, at teknolohiya sa komunikasyon, kung saan ito ang pupunteryahin ng mga Koreano na magkaroon ng sariling produksyon sa teknolohiya at ibenta ito sa iba't ibang dako ng mundo. Dahil sa determinasyon ng mga Koreano, tuluyan na nakagawa sila ng sariling produkto at sariling tatak. Napagtagumpayan nilang ibenta ang kanilang produktong sasakyan, sasakyang pandagat, at mga produktong electronic sa iba't ibang dako ng mundo. Nandyan na ang mga magagandang kumpanya galing sa Korea tulad ng Hyundai, Samsung, Kia at Daewoo. At sa paglipas ng panahon, naging maganda ang pagbibenta ng mga Koreano sa kanilang sariling produkto sa iba't ibang panig ng mundo. At dahil dyan, hinimok at sumuporta muli ang gobyerno ng Korea na mas lalong pagandahin ang kalidad ng kanilang produkto nang sa ganon ay tuluyan ng mamayagpag ang kanilang mga produkto na ibinibenta sa iba't ibang dako ng mundo. Sa panahong iyon, naging leading producer ang bansang Korea sa paggawa ng shipbuilding. Naging maganda rin ang bintahan ng kanilang produkto sa larangan ng electronics, automobile, chemical agents, construction projects at armaments. Bilang epekto ng magandang pagbibinta ng kanilang produkto sa iba't ibang dako ng mundo,
Tinanggap ng mga Koreano ang hamon na magtrabaho ng 6 na araw at 1 araw na pahinga sa loob ng 1 linggo. Dahil naglabasan ang trabaho at maraming orders galing sa iba't ibang bansa, kailangan magtrabaho ng mga Koreano maging sa araw ng Sabado. Kung kaya't tila baga walang tigil ang pagdaloy ng kapirahan sa South Korea ng mga panahong iyon. Kapansin-pansin din sa estratehiya ng mga Koreano kung ano ang kailangan ng bansa ay huwag basta-basta bumili ng produkto sa ibang bansa. Bagkus gawin ang mga produktong iyan sa ating bansa. Liban na lang kung ang mga raw materials nito ay wala sa ating bansa. Dahil dyan, mas lalong tinangkilik ng mga Koreano ang sarili nilang gawa. At napagtanto rin ng mga Koreano na kailangan din nilang makipagkompetensya sa kalidad ng mga produkto galing sa Japan, United States at mga bansang gumagawa ng kalidad na produkto. Kung kaya't binigyan nila ng diin, education, pundo ang mga produktong gagawin nila nang sa ganon ang kalidad at husay ng mga produktong gagawin nila ay makakasabay sa mga produktong gawa ng mga kalidad na bansa. At di kalaunan na pagtagumpayan nga ng mga Koreano na ang kanilang mga produkto ay tinatangkilik na rin at ginagamit ng iba't ibang dako sa mundo. Dagdag mo pa dyan, hindi rin nagpahuli ang tourism industry ng Korea kung saan maganda rin ang pasok ng pera at investment sa kanilang bansa. Sa ngayon, ang South Korea ay isa sa mga pangunahing bansa na pinupuntahan ng mga turista. Magamat ang bansang Korea ay maliit ang sukat, ngunit nakapagdaos sila ng 1988 Seoul Olympics at 2002 World Cup. Kung ano ang sekreto na pagtanto na ng mga Koreano simula't sa pool bago mapili ang isang bansa para idahos ang mga naglalakiang sports event, ay kailangan munang pagandahin ang kalsada, hotels, airports, ports, infrastructure sa paligid ng isang lugar nang sa ganun ang iyong bansa ay mapipili ng Commissions on Sports. Dahil dito, nagbigay ng malawakang trabaho sa mga Koreano ang sports event na ito at nagbigay ng malakihang oportunidad, investment na nagbigay ng malaking kapirehan din sa bansang Korea. Noong 1986, nagkaroon ng surplus income ang bansang South Korea kung kaya't madali rin nilang nabayaran ang kanilang mga utang. At sa kasalukuyan, gustong mag-invest ng South Korea sa advanced technology tulad ng robotics, bioengineering, nanoelectronics, fine chemistry, at aerospace. Maraming salamat sa panonood, ang iyong lingkod, Moncordel Info TV!